Growing up bilang isang introvert, kadalasan ay maaaring humantong sa mga pakiramdam ng pagiging iba o hindi angkop. Lalo na sa isang mundo na madalas na mas pinapahalagahan ang mga extrovert na katangian. Maraming mga introvert ang nakakaranas ng mga sandali kung saan kine-question nila ang kanilang pagkakakilanlan o nagtataka kung may mali ba sa kanila. Mahirap ang buhay para sa mga introvert, kaya naman pinipilit ng ibang mga introvert na baguhin ang kanilang kalikasan. Ano nga bang mangyayari kapag ang isang introvert ay nagpumilit na maging isang extrovert? Number 1. Awkward. Ang layunin ng pagiging extrovert ay ang mag-comply sa mga obligasyon sa lipunan at sa trabaho. Kapag ang mga introvert naman ay nagpumilit baguhin ang kanilang sarili upang mapabilang sa isang grupo, malamang na hindi sila magiging komportable at magiging awkward. Tiyak na mapapansin ng mga tao ang pagpupumilit na ito at maaaring magresulta sa pagkawala ng maraming kaibigan at pagkakaroon ng mga hindi malusog na relasyon. Ang mga introvert na sumusubok na maging extrovert ay hindi ma-enjoy ang ecstatic na experience na dala ng pagiging nasa moment. Mas nababahala sila kung ano ang iisipin ng mga tao sa kanila at mas tumutuon sila sa kung paano nila mapapasaya ang mga tao sa kanilang paligid. Magsisimula silang kubilos ng hindi natural na maaaring magdulot sa kanila na magmukhang katawa-tawa at hindi kaakit-akit. Dapat malaman ng mga introvert na ang paggawa ng mga agarang pagbabago sa kanilang pananaw ay maaaring magresulta sa kababawan at emptiness. Number 2. Pagkawala ng passion at pagkamalikhain. Ang pagpapanggap ay isang malaking kawalan para sa mga introvert. Bakit? Ito ay dahil ipinagpalit nila ang kanilang mga natatanging kakayahan para sa isang bagay na nakatadhana para sa ibang tao. Kung ang lahat ng mga introvert ay nagpipilit na baguhin ang kanilang pagkatao, nangangahulugan ito na ang mundo ay mawawalan ng isang sobrang malikhaing pag-iisip at magiging simple at pangkaraniwan na lang. Ang mga introvert ay mawawalan ng focus sa kanilang mga pambihirang kakayahan. Sila ay maaakit sa mga inaasahan ng lipunan at magiging emosyonal na paralisado kapag ang kanilang pagnanais na makamit ang kanilang mga pangarap ay naubos na. Nakakaranas din sila ng emotional flatline. Magresulta ito sa mahinang paghuhusga, pagkamayamutin, hindi makatuwirang galit, mga problema sa memorya at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang hindi na paggawa sa mga ginagawa nila dati ay nagreresulta din sa pagpapababa at paghamak sa sarili. Hindi na nila nababatid ang kanilang mga potensyal at humihina ang kanilang kakayahang makamit ang self-actualization. Ang mga introvert ay madalas na hindi na pagtanto na ang kanilang malikhain at malawak na imahinasyon ay bunga ng pagsisiyasat ng sarili. Kapag nawala ang kanilang pagkakakilanlan, nawawala rin ang kanilang panloob na lakas. Number 3. Magulong adulthood. Ironically, ang ilang mga introvert ay kumikilos na parang mga extrovert sa kabila ng pagiging hindi komportable dito. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan nila magpanggap. At the end of the day, wala silang nakikitang point na gayahin ng isang tao na kabaliktaran ng kanilang tunay na ugali. Pero ang isang introvert ay maaaring kumilos na parang extrovert dahil sa rewarding feeling na natatanggap nila. Tulad ng pagiging mahusay sa mga recital, pagiging sobrang participating sa klase, pagiging highly motivated dahil sa kanilang vibrant aura, pagiging sentro ng atensyon, at pagkakaroon ng maraming kaibigan. Gayunpaman, kapag sila ay umabot sa kanilang adulthood, magsisimula silang makaramdam ng emptiness at pagkalito. Hindi nila nabuo ang kanilang pagkakakilanlan nung lumalaki sila. At ito ay maaaring lubhang makaapekto sa kanilang mga future na relasyon at pagganap sa trabaho. Sila ay nagtataka kung bakit kailangan nila magpanggap ng hindi sila at i-personalize ang kanilang reputasyon ayon sa pinaniniwalaan nilang kanais-nais. Bilang resulta, mga introvert ay pumapasok sa adulthood nang hindi naayos ang kanilang mga cognitive distortion at panloob na krisis. Number 4. Pansamantalang mga kaibigan. Ang malungkot na katotohanan ay ang mga introvert ay may pansamantala at unsupportive na mga kaibigan dahil nakuha nila ang mga ito noong mga sandaling nagpapanggap sila na pala kaibigan. Ang kanilang panandaliang extrovert na personalidad ay bahagi lamang ng kanilang katauhan. Kaya sa panahon ng kanilang lowest point sa buhay, ang mga introvert ay nagtatanggal ng kanilang mga maskara. Kapag nangyari ito ay unti-unti silang nawawala ng kaibigan na tila sumuporta noon sa kanila, sa kanilang paglalakbay. Sa huli, ang mga introvert ay walang ibang maaasahan kundi ang kanilang mga sarili. Ito rin ang panahon kung saan napagtanto ng mga introvert kung paano ang pamumuhay bilang isang tunay na introvert
na maaaring humantong sa magagandang resulta. Ang pagyakap sa kanilang tunay na pagkakakilanlan ang magbibigay daan sa kanila na magkaroon ng supportive na partner, tunay na mga kaibigan at makakatulong din sa kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Ang pag-alam kung sino ka at pagiging natural ay maaaring direktang makaapekto sa iyong pagharap sa buhay at pakikitungo sa iyong mga relasyon. Gayun din, natural na darating sa iyong buhay ang mga tunay na kaibigan. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Akasa Official, Rebook de la Cruz, Marox Nicola, Junjun Quisote, Nomer 63078, Rocky B, Anjanet Tarayo, Cynthia Pagutayaw, Alma Magalang, Alfred Torpio, Amira Jamil, at kay Beb Jen Anderson. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 5, Identity at Existential Crisis. Ang mga introvert ay maaaring humanga sa mga extrovert na tao na nagsisimula silang gayahin ang kanilang mga paniniwala at gawi. Kapag nangyari ito, ang mga introvert ay darating sa punto ng kanilang buhay kung saan kikwestiyonin nila ang kanilang existence at pagkakakilanlan. Hindi na sila sigurado kung sino sila at kung ano ang kanilang layunin sa buhay. Dahil doon, karaniwan nilang nararamdaman ang pangangailangan na maglakbay ng mag-isa, maghanap ng isang mapayapang lugar upang magnilay-nilay, magsulat sa isang journal, at subaybayan ang kanilang mga iniisip. Sa kabila ng mga mabubuting gawin na ito, patuloy pa rin silang babalik sa kanilang mga panloob na struggles. Hindi nila matagumpay na mareresolba ang kanilang kawalan ng katiyakan kung sino ang gusto nilang maging. Sa kanilang teenage years, ang mga introvert ay mas nakakaramdam ng insecurity tungkol sa kanilang physical na anyo, mga gawi sa pamumuhay, talino at pangkalahatang kakayahan. Sinisimulan nilang ikumpara ang kanilang sarili sa mga extrovert nilang kakilala dahil mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Number 6, paghahalo ng mga persona. Maraming mga introvert ang madaling lumilipat sa extroversion sa maikling panahon, lalo na kung kinakailangan sa isang sitwasyon. Ang extroversion ay isang kinakailangang katangian kapag kailangan mong maabot ang kota, makipag-sales talk, kuhanin ng atensyon ng isang kliyente, at marami pang ibang gawain sa trabaho. Kaya ang pansamantalang pagpapalit ng iyong personalidad ay minsan ay kapakipakinabang at maaari rin itong humantong sa paglago ng iyong career. Gayunpaman, ang mga ito ay mga resulta lamang ng stigma. Ang stigma ang nagpapahiwatig na ang extroversion ay nagbubukas ng mas maraming mga opportunity sa trabaho, na maaaring ang pinakamasamang senaryo na maaaring maranasan ng isang introvert. Masyado na silang attached sa kanilang pampublikong itsura at reputasyon na hindi na nila alam kung saan nagtatapos ang kanilang katauhan at kung saan nagsisimula ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang mga taong introvert na nagsasagawa ng mga extrovert na aktibidad ay mas malamang na hindi makaranas ng self-awareness. Masasanay din ang mga introvert na ito sa pagsisinungaling at pagkukunwari ng kanilang mga kakayahan. Hindi na nila alam kung aling mga salita ang sinasabi nila ang totoo at kung alin ang hindi. Ito ay dahil sila mismo ay wala ng clue kung sino talaga sila. Number 7, kawalan ng kasiyahan. Kapag ang mga introvert ay nagkukunwari ng kaligayahan at nagpapanggap na napakakomportable sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, maaring sila ay maging unfulfilled dahil sila ay may ibang layunin sa buhay kaysa sa mga extrovert. Ang mga extrovert ay mabubuhay ng isang masayang buhay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan, habang ang mga introvert naman ay palaging makakahanap ng kasiyahan sa kanilang personal na espasyo. Kung susubukan nilang kubilos at mag-isip ng iba, ang mga introvert ay makakaligtaan kung ano ang dapat na maranasan ng isang introvert. Makakalimutan nila ang mga benepisyo ng pagiging introvert sa pagpupumilit na maging isang bagay na hindi sila masisiyahan sa katagalan. Ito ay nakakapinsala para sa parehong nasa hustong gulang at mga batang introvert dahil hindi na nila maibabalik ang oras. Ang kanilang pagtatangka na gayahin ang kabaliktaran na uri ng personalidad ay magreresulta sa kabiguan na dumaan sa isang proseso ng pagmumuni-muni sa sarili at pagmamahal sa sarili. Habang sila ay tumatanda, maaaring magtaka sila at questionin ang halaga ng kanilang mga layunin. Maaari silang maging unfulfilled dahil sila ay kulang sa pagtukla sa sarili at kamalayan na dapat nilang mas pahalagahan. At number 8, pagkakaiba-iba ng mga paniniwala. Kapag tinanong ang mga introvert ng kanilang mga kaibigan kung ano ang kanilang ginagawa, ang mga introvert na nagpapanggap na extrovert ay maaaring mag-imbento ng kanilang mga sagot upang gawin silang parang extrovert.
Ayaw nilang aminin na nananatili lang sila sa bahay at nanunood ng pelikula ng mag-isa. Pinipilit nila ang kanilang isip na maniwala na iba na sila kaysa sa dati habang sila ay lumalaki. Unti-unti nilang binabago ang kanilang mga sistema ng paniniwala at mga prinsipyo sa buhay na nagiging sanhi ng kanilang pagkalito. Ang pag-a-adjust ng kanilang sistema ng paniniwala upang umangkop sa iba ang magdi-disable ng kanilang mga intrapersonal na kakayahan. Ang hindi pagkakapare-pareho ng mga prinsipyo ng isang tao ay maaari ring humantong sa isang life-changing na resulta. Maaari nitong ilagay sa panganib ang kanilang likas na kakayahan na irrationalize ang mga bagay. Maaari silang magkaroon ng mas mababang depensa laban sa mga sitwasyong nakakapanghinan ng loob at mga nakakahiyang sitwasyon. Hindi sila masisihan sa kanilang trabaho, grupo ng mga kaibigan, at mga relasyon. Sa kabutiang palad, ang mga introvert ay maaari pa ring muling ayusin ang kanilang isip sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanilang mga alalahanin at mabuhay ng hindi iniisip ang opinyon ng iba. Sa ganung paraan, nananatiling buo ang kanilang mga halaga at pamantayan habang hinaharap nila ang mga challenges sa buhay ng may higit na kumpiyansa. Buti na lang ang mga nasa hustong gulang na at mga mas mature na introvert ay umuusad patungo sa pagyakap sa kanilang pagkakakilanlan. Sila ngayon ay mas assertive at proud sa kanilang pagiging introvert. Para sa iyo, posible ba para sa mga introvert na tunay na lumipat sa pagiging extrovert? Kung oo, paano ito mangyayari? Alam mo ba na never hihingi ng apology ang mga introvert para sa kanilang mga pag-uugali? Panoorin mo dito kung bakit.